When you go to confession, Jesus is the one who forgives all your sins. Magandang hapon sa ating lahat. Sino po ba yung pinakamalayo dito? From? Guam. Eh, kayo yung pinetext niya, no? Ni Ate Gilda. So, sino pa? From Guam? Dipolog. Toledo. Bukidnon. Wow. Cagayan de Oro. Sino pa? Saan? Abu Dhabi. No. So, ang layo. So, maraming salamat po sa inyong pagdalaw namin dito. Pasensya na kayo sa office natin dahil para dilapidated. Pero may nagbigay na po sa atin ng 1.2 hectare. Yan po ang gagamitin natin for permanent office of St. Michael the Archangel Healing, Deliverance, and Exorcism po. And it is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned by Father Darwin, by the way. No. Hindi na. I-announce lang namin sa sunod na araw. Dahil may change venue tayo, change place. Dahil may problema. No? I-alay natin sa Panginoon. So, basta meron tayong bagong lugar na for permanent office of healing and exorcism. Sinisiguro doon na natin yung mga papers, no? Para hindi na tayo magpaso, no? Oh, yeah. Yes, no? So, God will, has a greater plan, no? Greater than our plan. Amen? At yun si Ebanghelyo, grabe, no? Sa Ebanghelyo natin. Dahil sa puot ni Herodes at Herodias kay St. John, ginapos nila si San Juan at binilanggo. Sabi no? At dahil sa intense anger ni Herodias, hindi siya na-satisfy. Pinapatay pa niya, pinapugutan ng ulo. Grabe. So, ano nangyari ni Herodias? Patay na din. Anong nangyari ng hari? Patay na din. So, kaman ka-influensya sa panahon natin, no? Hindi ka may-ari sa mundo. Ikaw, hindi ka may-ari sa ari-arian mo. Ngayon, ang mga ari-arian, no? Pinag-aaway. Ang tunay na kayamanan, ang pagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Amen? So, kaya nga, buong umaga po, sana nakikinig kayo sa ating the whole morning catechism, but sana hindi kayo bili kayo ng mga aklat na simbahan, catechism of the Catholic Church, mga apologetics books, fundamental of Catholic dogmas, mga catechism ng simbahan. Dahil lalago yung kaalaman natin. At kung lalago yung kaalaman natin, lalago din yung pag-ibig natin sa simbahan. At ang exchange nito, ang buhay niya. So ngayon, nakita niyo naman yung mga comments sa live ko, maraming nagagalit. Bakit? Natamaan eh, sa katotohanan. Truth hurts, but it doesn't harm. Amen? At sana, yung natutunan ninyo dito sa atin ay empowerment. Ano ba yung empowerment? Hindi kayo dependent sa ministry. Dependent lang tayo saan? Sa Panginoon. Okay? Kahapon may na-interview ako from Leyte, Matalom, Leyte.
yung nanay nila, 81 years old today. Birthday niya ngayon. At yung anak niya ay nakapunta dito. At nalalaman niya sa mga katikisam, sa mga kasamahan natin, na yung mga albularyo pala ay hindi galing sa Diyos yung kapangyarihan. Convinced na convinced siya. Dahil mataimtim siyang nakikinig sa mga katikisim dito. At ang nangyari, dinilibra siya yung nanay niya. Grabe, ang daming demonyo. Kaya pala, magbago ang ukali ni nanay. Bigla lang extraordinary ang lakas ng 81 years old. Nawala sa sarili. And then they continue to pray the prayer of the church na tinuturo namin sa inyo buong umaga. So, sinunod nila. May ina-add ako sa Facebook page ko yung solemn renouncement in front of the Blessed Sacrament and spiritual prayer healing in front of the Blessed Sacrament. Sabay-sabay po tayo. Yung buong pamilya natin, dadalhin natin sa Blessed Sacrament. Dadalhin natin ang buong pamilya natin sa confessional box. Yan. Powerful na powerful. Hindi ka makabago sa sarili mo. Ang makatulong sa atin upang dahan-dahan tayong mabago is the sacrament. The grace of God. Amen? At saan natin makukuha? Libre lang ang grasya ng Diyos. Kapag lalapit ka sa pari. Anong sabi ni Kristo? Go to your priest. Luke chapter 10 verse 1 to 10. Go to your priest. Because Jesus has planned that the priest will be his in persona Christe, his ambassadors, his representatives. Amen? Kapag lumapit kayo sa lahat ng mga kaparian, ang nilapitan ninyo, take note, hindi yung tao, kundi si Kristo po. Because the one you come to the priest, and the priest is in persona Christe. No. Si Kristo talaga ang nilapitan mo. When you go to confession, Jesus is the one who forgives all your sins. No. Kung ang pari mag-anointing of the sick sa inyo, Jesus' hand is the one who is anointing you. Amen? When you receive the body of Christ, it is Christ who receiving it by you. Tinatanggap mo. Natutuwa pa kayo ngayon? So, sa mga may sakit, mga terminally ill, grabe yung harassment, ang pinaka-the best na advice namin is go to the Eucharist. Receive the Eucharist every day. It is greater than anyone else here on this earth because it is. The Word became flesh. The Word became bread. Ordinary bread. But after consecration of the priest, it turns to real flesh, real blood, real Christ. Sabi na? So, kung naintindihan lang ito ng mga nanay, kung naintindihan lang ito ng mga tatay, when they go to Mass, you give the most important food, the most essential food, greater than your vitamins. Hindi ko sinabi hindi kayo mag-take ng vitamins, ha? Greater than your multivitamins. Greater than your maintenance. Hindi ko sinabi, ha, na hindi na kayo mag-take sa maintenance, ha? Greater than anyone, anything, any medicine that you take. Because it is the Lord Himself. Intindihan niyo ba ako? We are leading you to Jesus. We are not leading you to us. But we are guiding you to the source of everything. The source of our faith. The source of our hope. The source of our love.
Amen. God is good. Nag-rumble naman. God is good! Grabe. No? Ulitin natin ha. Kung sasabihin ko, God is good, grabe ang sagot. At all the time, siyempre. Ulitin natin. God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Alam nyo, yung nanay na 40 years albularyo na sumusurrender sa atin nung isang araw pa. Tuwang-tuwa po yung buong pamilya. Religious na religious sila. Tinuturuan sila ng nanay nila how to pray the rosary. Kailangan nila mag-attend ng misa every Sunday. Pero bakit natake kami, Father? Dahil yung mga lolo ng mga lolo nila ay mga occultista. May occult practices. Yun po ang Derwin ng evil spirits. So, nag-testify sila how dangerous to go to faith healers. How dangerous if it is not renounced well. So, nagpasalamat po sila. Na-interview ko sila isang araw. Tingnan niyo yung YouTube, Facebook account ko and then YouTube channel natin. Marami tayong ini-interview doon. Ngayon na-inspire ako to interview them sa ating studio dahil mas mabigat kung galing sa kanila ang testimonya. Doble yung bigat. Amen? Kaya nga, kung na-observe ninyo, kapag pupunta tayo, bibisita tayo sa mga parokya, mga bikaryato, hindi na kami nag-gather sa simbahan. Then maliit lang yung simbahan eh. Hindi nakakasya. Doon na kami sa gym. Covered court. Bakit? Uhaw na uhaw ang mga tao nito. Amen? Dumami na yung mga subscribers sa YouTube channel namin. Dumami na din yung nagagalit kay Father Darwin. Pati na yung demonyo, galit na galit. Nang nag-talk kami doon sa Sambuanga, may isang lalaki na tumayo. Sabi niya, tumigil ka dyan. Huwag mo silang sabihan sa katotohanan. Akin sila lahat. Akala ko, nagagalit, personal. Demonyo pala. Walking possess pala yung binatilyo. No. Buti na lang, pagkatapos ko mag-talk, alas 12 ako ng umaga, natapos na mag-talk. Just imagine, yung talk ko umaabot ng 2 a.m. At yung mga tao ay hindi pa umuwi. At sabi nila, Father, more, more, more. Ano ba itong klase yung talk na ito? Because they are hungry to the truth. They're hungry to Jesus. When we share Jesus to them, they are so full of joy, full of excitement. Amen? From Guam, ang layo dito. From Abu Dhabi, umaabot dito. Worldwide na ito. Ating, ano, at salamat sa Diyos. Dahil wala naman kaming ibang sinasabi, yung sinasabi naman kasamaan mo namin, ay hindi talaga amin. It is the official teachings of the church. Wala kaming amin. Anong nasa amin? Yung kasalanan namin. Yun lang. Palayo. Yung talino mo ay hindi yan sa'yo. Yung mga initiative mo, hindi yan sa'yo. Saan yan? Galing sa Diyos yan. Ang atin ay yung pagkamakasalanan natin. Amen. Amen. So ngayon, ini-empower namin kayo na mag-deliverance kayo sa bahay ninyo, please. And then make practice the cares, confession, adoration. 90% po ay galing sa inyo. Yung healing, yung protection, kung ipa-follow ninyo ang rule of life. Meron kaming mga pasyente na they never follow the rule of life, hindi sila na-liberated, hindi sila gumagaling. No.
Pero yung mga tao that they listen to the rule of life, and not only listening, but obeying the rule of life, they are liberated. Minsan din ay matagalan. Yung katulad ng na-interview ko kagabi. Legions po ang pumasok sa binatilyo, 19 years old. Pero matagal na pala yung kanyang harassment, pero akala nila psychological lang. So panay sila punta sa psychologist, pero sabi ng psychologist, normal yung anak mo. Matalino yung anak mo. Walang sakit. Dahil very responsive eh. Pero mag-isolate na siya sa kanyang sarili. Wala na siyang sigla sa buhay. Magsusulat siya sa kanyang pintuan. Alam niyo yung isusulat niya, death is the only cure. Mama and Papa, no worries. Only death is the only cure. Death is the only cure. And then, meron na siyang sinusulat doon. Dahil nagplano na sila, pupunta sa team natin. Nagsusulat naman yung mga demonyo sa pamagitan ng katawan niya na hindi pa na-discover eh. Na walking possess pala itong batang ito. For how many years? At ang nangyari, may nagsulat na naman siya ng papel, langgay niya sa pultahan. Doon na sila na alarma, yung mga magulang. Ang sinusulat nila, hindi ito kahit anong yung gawin, kahit pupunta pa kayo sa psychologist at sa mga spiritual way of healing, wala na kayong magagawa, amin na po. Pag may-ari na namin siya. Yung plural na. Pero siya nagsulat. Pero hindi niya mapigilan yung pagsulat niya. At with the help of the team, in-empower natin yung mga magulang for straight 7 months. Grabe, araw-araw, nag-react yung kanyang anak. Sabi ng mga demonyo, marami kami sa kanyang katawan. Matagal na kami. Pati bahay niyo, amin na din. Pati yung mga puno sa paligid niyo, amin na din. So, grabe. Sabi ng tatay, Father, parang wala kaming kawala dito. Ibibigay na lang namin yung bahay namin at ilipat na lang kami. Wow. It is a spiritual warfare. Dinidevelop ng Diyos yung pasensya ninyo. The virtue. Ano ang dinidevelop ng Diyos sa inyo? The virtue of patience. Maghintay kayo. Hindi naman kayo makapalayas ng demonyo. Ang Diyos naman, in His own time frame. Amen? Hindi sa inyong time frame. Ganun ba, Father? Patuloy lang sila nag-deliverance, yung nanay at tatay. At pati na yung pasyente. Alam nyo, ang ginawa ng ginatilyo, kapag hindi siya inaharas, nag-record siya sa kanyang cellphone. No, ni-record niya yung kanyang prayer. Siya, mag-self-deliverance din. Nag-deliverance yung nanay niya. Siya din. Kapag siya lang isang na nandun sa bahay, i-play niya yung recorded niya na deliverance prayer. Sabi ng mga demonyo, maldito talaga ka, Almer, ha? Maldito ka. Maghanap talaga ka ng paraan para ma-torture kami. So, i-play niya yung recorded niya sa... Just imagine na, i-bluetooth niya, laki ng mga speaker, and the day, siya nag-react. Si piniplay lang niya, no? Ikaw talaga, Almer, ha? Naghahanap ka ng paraan. Kahit anong ginagawa namin, nasasasta na kami dahil sa'yo. So, grabe din ang cooperation sa biktima. Pag-uwi ng nanay, nag-deliverance din. Torture ang demonyo. Yung legion of demons, thousand of demons, are being casted by the family. So ngayon, ini-empower namin kayo katulad nila. Eh kung kami lang, so ang dami ninyo. Hindi namin kaya. Naintindihan nyo ba? Go to your priest. Just go to your priest. And then,
follow the talks, the series of talks of our case officers. Meron naman tayo sa social media. Marami kayong matutunan. Ngayon, marami kayong natutunan, madagdagan pa yan. Every time mag-study tayo, makadiscovery tayo, marami pala tayong walang kailangan matutunan. The more we study, the more we discover that many things na hindi pa natin alam. Amen? So continue studying, especially the mystery of our faith. 1,991 years old na po ang ating simbahan. Ilang taon ang ating simbahan? At sana yung kaalaman ninyo na inyong nakukuha ngayon ay inyo nang i-share sa mga mahal natin na kapatid. Amen? At huwag kayong magmamadali. Just enjoy the presence of the Lord in our midst. No? May ini-anwent ako na lolo. No? After anwenting, sabi ni lolo, Father, uuwi ka na. Yes, no? Huwag kang magmadali. Bakit naman, no? Kapag magmadali ka, hindi ka na makauwi. No? Hindi ka ano pala. Hindi na makauwi. Ah, sabi niya, no? Naghugot si lolo. Minsan ay hindi minsan, kadalasan, lagi tayong nagmamadali. And we never enjoy the moment of each other presence as well as the presence of God in our midst. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? And then follow and subscribe lang kayo sa YouTube channel ninyo at ikayate ninyo yung mga family members ninyo abroad para marami tayong maabot through social media po. And then, yung mga family members ninyo abroad na lalapit sila sa pare at hindi mag-bless ang mga kapatid natin ng mga kaparean, bakit hindi sila na turuan sa seminarista pa? At meron tayong live tayo ngayon, pwede sila last resort na po. Kung tatanggi yung mga pare, kita nito kayo sa Pilipinas lang at pupunta kayo sa pare, magpa-bless ng olive oil, pinuli sila mag-bless. So, last resort na po. Pwede kayo mag-online, actual online. Then, from Thursday to Sunday po, open yung office natin. Dapat, 8 a.m. nandito na po kayo. Amen? So, mag-bless ako at dito po ako mag-start for exorcism. Itong room natin, nandito ang Blessed Sacrament. Dito ako mag-exercise ngayon. At yung mga biktima ng baram, kulang, at total possession, ang i-accommodate ko lang dito. Okay? So, kung mga mild lang, kayang-kaya nyo po yan. Okay? At yung mga case officers po ang mag-determine yan. Okay? Dahil hindi ko na kaya na isa-isahin ko pa kayo. Dahil si Kristo nga ay may 12 apostles, may 72 disciples, Diyos na yon. Ako ay Diyos-Diyos lang, no? Diyos. Maliit na Diyos. Dahil tayo ay anak ng Diyos. No, tayo din ay maliit na Diyos. Hindi, Almighty God. We share the divinity of Jesus through the Eucharist and through the sacrament of baptism. So, kayo na magpatuloy ha. Marami kami mga cases dito na totally possessed talaga. Ini-power ko yung nanay at tatay to do deliverance every day. To do deliverance to their house. Alam nyo, ang daming napalayas. Ang daming pinagaling. Then 90% from you. Ilan lang porsyento sa iyo, Father? 10. sino bang malaki? 90-10. So, galing sa buong pamilya po. Kung magkaisa yung tatay, magkaisa yung nanay. Wow! It is a greatest protection. It is a greatest consecration. It is a greatest seal before the presence of the Lord and before the people of God, the church. Amen? So ngayon, may ibibigay ko sa inyo libang Biblia. Lima po. Yung unang makalapit sa akin, naswerte itong nasa harapan nyo. Nasa likod, kansi kayo dyan. Bakit nasa likod kayo? So, lima po, i-consecrate, i-bless ko muna, i-consecrate these Bibles with the precious blood of Jesus Christ. And I seal this to
to the most holy name of our Lord Jesus of Nazareth. This we ask in the name of Jesus Christ, O Lord. Amen! So, bisadya, na-complete with you to the canon po, Catholic edition. So, bisadya. Unang question. Sino po ang nagtayo sa Baptist Church? Ha? Hindi. Hindi din. See? I-search nyo sa Google. Para manaman ninyo, tao lang nagtatag pala nito. Sige, sino yan? See? Dali. Dali. Dool. Oh, dali, dool. Ang unang makadool. Oh, si John Smith, no? Congrats, bro, ha? Sino ang nagtayo sa Mormons? Hindi. Ah, parang relative ni John Smith. Sino? The Mormons. I-search ninyo. Sinong founder sa Jesus of Christ? Hindi si Stephen. Pero Smith yung apelido niya. Sino? Si? Di, dool day lang. Sige. Sino? Joseph Smith. Dool. Isa ba? Dali, dool day lang. Oh, sakto. Si Joseph. Oh. Dili, Joseph Skelton. Oh. Joseph Smith. No? Taga saan ka na eh? Atag Bilaran lang, Bohol. Ah. Magbasa. Ah, salamat na. Sa Bohol na siya, pero karoon pa siya kita na. Salamat, personal. Salamat, Nay. Basahin mo yan, ha? No? Para makasagot ka na. Sunod, sino ang nagtayo sa ang dating daan? Oh, si Ilisriano. No? So, para malalaman ninyo yung mga founder ng mga tao lang. So, yung nakasagot na, huwag na kayong uulit, ha? Sunod na tanong, sino ang nagtayo sa Jesus, Kingdom of Jesus Christ in Davao? Oh, dali! Dali dool! Ang maunang makado. Sino, Rad? Kibuloy. Nasaan na si Kibuloy ngayon? Ay, tago na. Umakyat na daw sa langit. Umakyat na daw sa langit si Kibuloy, no? Isa na lang, no? Sino ang nagtayo sa Methodist Church? Sino nagtayo sa Methodist Church? Si? I-search ninyo. Nakalimot din ako eh. Mag-search din ako. Sino nagtayo sa Methodist Church? Pero maliit lang Methodist dito, no? Ah, oh, very good. Si Wesley, no? Ah, hindi ka makaintindi. So may bonus. Sinaulin niya dahil Bisaya. Ngayon, sino ang nagtayo sa Iglesia Katolika Apostolika? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ah, dali. Ang una. Oh, si Nanay. Oh, lipat na mo na Iglesia. Iglesia Cristo na yan. So, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang simbahan natin. Okay? Salamat tayo ni Architect Socrates Fukana na nagbigay sa atin ng mga Biblia. From time to time, umigay tayo para ma-inspire kayo sa pagbasa, not only the teachings of the Church, as well as the Word of God, compiled by the Catholic Church also. So, i-bless ko na yung mga religious items ninyo, ha? Diyan lang kayo sa inyong upuan. Okay lang. Ating unahin yung salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
God's creature salt, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Elisenius the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, nipantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for his soul and body, and let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Christ our Lord, the blessing of water. Not ng salt ninyo ay holy and natural sa salt because of the prayer of the church. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, for man's salvation, those dispense one of those mysteries with the efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever, it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms and joins spirit of goodness and air of tranquility, freed from painful and needless snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell in be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name and be protected from all peril, through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan niyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of incomparable empire, ever the glorious tree triumphant one of the strength of force of the adversary, who overcome the fierceness of the living enemy, who vanity putteth down, hostile influences, prostrate in person, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the dewy sweetness whereby the sprinkled in your name, the devilish infection cease, venomous terrible driving afar, that let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy, to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig din nyo ay holy and exercise water. Sino natin i-bless ang oil din nyo? Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, it casts out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, by the desirous power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations, be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the servants acknowledge, may please you to guard firmly and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that when the made well, it may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, let it be a means of averting any kind of city from man, made in your image and redeemed from the blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exercise oil. At marinig nyo mamaya how powerful the sacramentals are after blessing, dahil marinig nyo yung sigaw ng mga walking possessed. So may exercise ako ngayon at mapakinggan nyo po. At kung may mag-react man ngayon sa deliverance, bawat isa sa inyo ay
i-renounce yung mga occult and then i-deliver sa bawat isa sa inyo. At kung may mag-react, huwag kayong mag-video during prayer, ha? Dahil bawal po yun. Dahil hindi natin ipahiya, hindi natin i-live yung exorcism ko. Bawal po. Bakit? Hindi natin i-live. Kung ikaw naman ang napuses at makikita mo sa live, oh, nilive ni Father Darwin ako yan. No, hindi ka gagaling. Naging traumatic. Diba? Daming nakakita. So, hindi kailangan i-live natin. So, sa tunay na simbahan, hindi natin ipakita. Kung meron man, blurred lang. Pero hindi na ako nag-upload ng mga video dahil nakikiusap si Bishop Papet na wag. No, hindi maganda. So, hindi na kailangan. Tunay naman na may demonyo. Oo. So, mapakinggan nyo na lang, ha? Demon is real. At alam nyo, while nag-exercise ako, dyan, ipagdasal nyo ako na makalabas pa. Nung isang araw, sinisipa ako ng napuses. Hindi niya alam. Sinipa kita, Father. Kung sinuntok mo din ako. So, pero akalam ko naman na hindi na siya yon, no? So, nung isang pang mga linggo, natamaan yung puson ko. No? Ang lakas. Extraordinary yung lakas. Sa paglabas ko, hindi na ako matuwid na yung, hindi na matuwid yung lakad ko. Ganito na ako sa paglabas. Ang sakit. Parang nabasag. So, yan, no? Grabe yung mga demonyo. Galit na galit. Dahil, matorture sila sa sacramentals ng simbahan. Natutuwa ba kayo ngayon? At sana, tulungan niyo po ako na ito po ating spread na katotohanan. No? Meron mga pare hindi nila naintindihan ito. Once they are in the real combat against demons, they will appreciate more the sacramentals of the church like you. Because marinig niyo mamaya. Okay? Excited na kayo, no? Huwag kayong sisilip sa butas, ha? May butas ba yan, no? Magka mag-transfer sa iyo. No? Madubli na yung biktima natin. No? So may papasok doon, mga harassed by demon. Hindi naman lahat possessed na pumasok doon. May grave oppression, may biktima ng curse, barang kulam po. At yung grabe talaga, kailangan ng solemn exorcism. At sa pag-uwi nila, sila na mag-deliverance. So, grabe. In communion tayo. Magkaisa tayo. So, in unity, there is power. So, ngayon, i-bless ko yung lahat ng religious items, rosaries, incense, candles, cross, needles, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, novena, scapulars, and handbook. Bell. Yung bell ay kapag mag-deliverance kayo, i-debut nyo sa pag, na ano, while nag-prayer of deliverance kayo, itugtog nyo yung bell, ring nyo yung bell. Grabe. Na during exercise, gamit kami ng bell. Yung demonyo ay masaktan. Masaktan yung tainga niya. Na? So, grabe yung mga sacramentals. Ito, Benedictine medal, Benedictine ring, ilagay ko lang sa poses. Ang init! No? Minsan ay natutuwa nga ako eh. Inagay ko, ay, init Darwin! Kunin ko naman. No? Ilagay ko naman ulit, init lagi! Grabe yung mga sacramentals, no? Sana buong bahay ninyo ay lagyan niyo ng mga sacramentals. Cross, yung mga pintuan ninyo. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that we will have to use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, and clean and diabolic spirits flee in fear,
never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals po. Hindi na yan tinatawag religious items, but it after blessing, it is a sacramentals. No? Not only ordinary sacramentals, but holy and exercise bell, holy and exercise cross, holy and exercise medal, holy and exercise images, holy and exercise oil and water. Natutuwa ba kayo? Yung candle, pwede nyo sindihan while merong kalamidad. Kung may calamity, bagyo, earthquake, magdasal kayo using the holy and exercise candle. At siguro iduin nyo na maano ninyo, mapaong ninyo, baka mawala na yung bahay. Kailangan patayin ninyo yung kandila ninyo. No? At ngayon magsimula na tayo po, at kung nangangatok din kami sa inyong puso dahil yung team natin ay hindi na nagtatrabaho, so yung mga case officers natin ay nandito na, inaalay higit sa 10 at may pamilya sila, yung mga donation ninyo ay malaking tulong para sa kanilang pamilya. At by the way, yung proceeds sa mga religious items ninyo na na-avail ay tinutulong natin ng mga scholars. No. Merong mga hindi seminarista na mga scholars, more than 30 ka mga scholars, mga college na, mga 20 na college, yung mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin doon. At sa ministry din. At meron na din 16 seminarians po. At yung 16 seminarians ay kinukuha natin sa mga supporters natin online dahil nag-decrease yung vocation sa Pilipinas po. Isa sa mga dahilan, financial reason. So ngayon ay sa pamagitan ko, nangatok ako sa mga kapatid natin na mapadala natin sila sa iba't ibang lugar sa susunod ng mga araw. So, mga 80,000 po every month ang mabayaran natin sa mga seminarista. So, sa awa ng Diyos, no? Nakabayad na kami last July. Ngayon na naman, no? Ang para sa mga seminarista, kuya. At yung sobra ay natin sa evangelization. Meron tayong evangelization every month, kapakainin natin buong baryo po. At sa awa ng Diyos, nakabili tayo ng elf at sasakyan sa mga evangelizers, mga charismatic. Dadating po this coming Monday. Yung elf, yung second hand lang, para sa awa ng Diyos ay may nag-sponsor, no? Dahil nag-attend doon. Ako na bahala, Father, no? Grabe ang Diyos, no? Dahil yung mga team natin ay abot ng 100 pupunta sa kabaryuhan. So, every month po yan. Every month. Buong baryo papakainin natin. Kung gagastos tayo for decoration, yung flower decoration during fiesta, 60,000-80,000, malalanta lang. Kung gagastos tayo sa flower, hindi naman masama yun. Kung gasto tayo sa flower decoration lang, how much more sa evangelization, ng salita ng Diyos ay hindi malalanta. Di ba? So, yan ang mga project natin, ang program natin. For online, meron tayong online evangelization, may actual evangelization din. At meron din tayong dialogue. No? Ngayon ay puno yung schedule ko, wala akong dialogue ngayon. Nami-miss na ako sa mga pastor. No? Siguro this August, tignan ko, mga dialogue. Kung walang dialogue, tanungan portion, pahayag ay sa, gusto ko yan eh. Hindi ko gusto yung mag-personalize tayo. Just doctrinal issues and then let us answer them with a professional manner. With a humble heart. Amen? This year, i-launch na natin. Anong tawag doon mag-launching sa
sa permanent office of healing and a groundbreaking. Mm. So, salamat nanay. So mag-groundbreaking ka this year and it pwede kayo magbigay ng isang haloblak. Max. Isa lang. No. Si nanay, ilan yung sa'yo? Ah, nasaan yung nanay? Yung sa bukid nun? Sa bukid nun? Nasa Durol. Nakabigay ka na, no? Nakaumpisa na kami doon sa Balilihan. 35 ka mga haligi na. So, more than 1 million na ang nagastos. Ibigay na lang natin sa kanila, no? So, magsimulan tayo for a new, okay? So, magbigay ko ng official statement dyan after sa groundbreaking natin and approval with our very own Bishop Abed. Okay? And then, yan lang sa muna, magtayo tayo ng dormitory doon para sa mga malayo meron silang matirahan. At isa din sa mga project natin is Mother Teresa Charity po. Yung Mother Teresa Charity, mag-connect tayo sa mga sisters, sa mga Mother Teresa. Sa Cebu meron sila. At ating kunin yung mga less fortunate na sa daanan, yung mga baliw, yung mabuuam na, no? Walang sapat at magandang pagkain. So, yan ang gagawin natin na bigyan natin sila ng vitamins, no? Alagaan natin, pagagandahin natin yung kwarto nila, aircon. Aircon natin sila. Mainit eh, lagi na silang nasa labas. Sa sunod na araw, baka magbaliw-baliwan kayo, no? Gusto ko nang tumira doon, Father. Kahit magsimula lang tayo ng dalawa, di ba? So, anong sabi ni Cristo, anong ginagawa mo sa pinakamababa kong kapatid, ginagawa mo yan sa akin. So, magtulungan tayo to start a wonderful charity. Within this ministry, it creates a lot of charity. Una, scholarship program. Pangalawa, yung team natin, they receive benefits from here, charity, begins at home. And then, yung evangelization natin. No? Ang dami nating ma-evangelize. Dahil, sabi ni Cristo, simula ngayon, Pedro, you become fisher of men. Managat na kagtao. Na, paano natin gawin yun? Kung mamasol tayo without pain. Pain ba yun? Paon? O pain. No? O bait. Without bait. Makahuli ka ba ng isda? Wala. So sabihin ng mga kapitbahay mo, kailan ba ito nasugdan? Namasol nga walang pain. So may pain talaga yung katatay tayo. Every barangay to dalawang baboy ang kakatayin natin. No? So, ang gastos natin is 70 ang pinaka-baba. Ang pinaka-mataas is 80. Every month po yan, ha? No? Sabi ng kapsama kong pare, saan tayo kukuha ng budget niyan? So, at sagot ko naman, huwag kang mag-problema, pate. Problema ng Diyos yan. Magtiwala lang tayo sa kanya. Amen? At nakabili na din tayo ng 15 ka mga sound system, yung handy lang. Dahil piniprovide natin yung mga market features natin, pati ng diocese of Talibon, mga kasamang safety natin, pinapadalahan pa natin yung iba. Then naubos yung ng sound system na yung speaker. At ngayon ay meron tayong market preaching caravan. So, bawat lungsod may market preaching dahil may bago na tayong elf. No? At lalagyan natin ng bubong para hindi sila mababasa. No? Yan, for evangelization and for market preaching. So, natutuwa na po sila, mawara umbrella. And then, yun na din ang stage namin sa dialogue sa pagtuo. Pwede gawin ng stage, mga assembled para marami tayong maabot. At makikita na din ako sa mga tao dahil may stage na. Kapag walang stage, hindi makikita eh. Sabi ni Cristo,
daghan ang gitawag, mugbo ang gipili. No. daghan ang gitawag, mugbo ang gipili. Kailangan natin ng stage. So natutuwa ba kayo ngayon? At ngayon, dahil alauna na magsimula, alas dos na magsimula na ako at tatawagin bawat isa yung pangalan ninyo ni Ate Maya. Okay? Adventing of Senses kayo na po. Then pinupost ko po yon. Then 90% from you, I'm keep on reflecting, pinakamabisa ay galing sa inyo, yung tatay at nanay. At pinupost ko po yung prayer. At kung may sakit kayo, hintayin nyo ako mamaya, mga 4, nilalabas ako, at mag-consecrate ako sa inyo. No? Unahin ko muna yung mga dapat i-exercise ko. Okay?